What's up and welcome back sa akin channel mga ka-teammate. Jakob Pertl, nanlamig sa Spurs. Devin Basel, nagtala ng career high kontra Los Angeles Clippers. Jeremy Sohan, maagang sumisikat sa NBA. At Coach Greg Popovich, nagsalita na tungkol sa kaso ni Josh Primo. Bago natin pag-usapan ang video natin ngayon, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Here we go! Back-to-back losses ang inabot ng Spurs. Una ang pagmasaker ng Raptors sa kanila at sumunod ay ang pagyari ng Clippers sa Spurs. Magamat nakabalik na ang mga lehitimong scorer at contributors ng Spurs na sina Devin Basel at Keldon Johnson, ay bigo naman na mailublob ang Los Angeles Clippers sa sarili nitong bahay. Sa unang quarter pa lang, tulog na tulog ang Spurs, kung kaya't niratrat ng LA Clippers ang San Antonio. Maagang pumutok ang mga outside bumps at inside guns ng Clippers, samantalang naghahanap pa din ang hero ang Silver and Black. Sa second frame, tila nga nagising na leon ang Spurs sa pangunguna ni Devin Basel. Binuhat ni DV24 ang Spurs hanggang sa makatabla at makaabante nga ito. Solid ang mga pull-up J, 3-point splash at mga pasa ni Basel, kung kaya't nabuhay ang dugo ng kanyang mga kasama sa laro. Sa third quarter ng game, nadala na Devin Basel ang init ng kanyang mga kamay, kung kaya't nag-focus ang depensa ng Clippers sa kanya. So far so good ang mga play ng San Antonio. They move the ball well. Basic run lang ang ginagawa ng Spurs at unti-unting namamaster ng mga bata ni Coach Pop ang kanyang scriptures. Sa fourth and last chapter ay nag-collapse ang opensa ng San Antonio. Dagdag pa ang mga unforced errors, miscommunication at umaalat na ang bawat isa. Natapos ang game, 113-106. Clippers wins the game. Bad news sa Spurs ay nawala ang rhythm at angas ni Jakob sa floor since nababad si Zach Collins. Halos kinuha ni Collins ang minuto ni Pertl, kung kaya nang ibinalik ito ay biglang nagapasa dilim at hindi makapag-establish ng momentum si Jakob. Pero ang maganda dito, naka 7 boards si Jakob Pertl at malaking bagay yan. Nanlamig na ng tuluyan si Jakob dahil sa isa sa factor dyan ay ang ginawang lockdown defense ni Subats sa kanya. Kumamada si Devin Basel ng career high 29 points. Marami nagsasabing pag nagbalik ito ay mangangapa at maninibago ito. Pero marami talaga ang namamatay sa maling akala. Pumutok agad ito at sandalan ng San Antonio. Basel made his first 8 shots, including 3 3-pointers and finished 4 for 5 from long range. Nag-step up din si Trey Jones offensively sa kanyang 18 points contribution. Impressive din ang 3 out of 5 from downtown ni Jones, galing sa impressive and smooth play din ng San Antonio. Tahimik na 16 points naman ang inambag ni Keldon Johnson at napansin na naman natin na off ito sa 4th quarter. Isa sa factor ay ang mahabang pamamahinga nito at mas maganda ang ginagawa ng bench kaysa sa kanya. Isa pa ay maganda ang depensa ng Clippers kay KJ. Alam na kasi nila ang kalibre nito at mataas na ang value ni Mustang sa NBA ngayon. Credit sa ball movement at team effort ng Spurs every game. Although may mga lapses talaga, ay ganun talaga. So far naman, ay nakikita natin ang improvement. Samantala, natuwa si Coach Pop sa ginawa ni Jeremy Sohan sa second half. Una ay ang turnaround J na napakagandang panoorin sa isang rookie. Pangalawa ay ang pag-follow up for a dime sa pagkakamiss ni Pertl. Talagang napahanga si Coach Pop dito. Napapalakpak at dagdag points yan sa coaching staff. Hindi ako magtatakang pagtiwalaan ng maaga ang Polish-American. Speaking of Jeremy Sohan, maagang nakikilala ang rookie from Baylor. Aside sa karakter nito at pagpirma ng kontrata sa Nike, ay ayon sa mga NBA insider, si Jeremy Sohan ay ang most interesting rookie na naglalaro ngayon sa liga. Sabi ko nga, napansin si Sohan sa pamamagitan ng pabago-bago ng kulay ng buhok nito. Isa pa ay ang kanyang depensa na nagustuhan naman ng Spurs organization sa kanya. Si Sohan din ay ang first rookie ng Spurs to enter the season as a starter since Hall of Famer Tim Duncan 25 years ago in 1997. Kaya alam nating special ang batang ito. Hindi masascoring sa ngayon that some of the aforementioned rookies are, kundi sa hindi matatawarang energy, playmaking ability at depensa nito. Samantala, Coach Greg Popovich sumagot na sa kasong kinahaharap ni Primo. And I would only add that, you know, anybody that has observed the Spurs
over a very long period of time knows that an accusation like this would be taken very seriously, without any doubt whatsoever, no equivocation. The Spurs organization would be on top. And I'm absolutely confident that the men and women on the managerial staff that dealt and are dealing with this did so purposefully, efficiently, promptly, and did it with the utmost care for everybody concerned. The accuser, the accused, the people in the organization, to make sure that everybody still felt comfortable and safe. And I just leave my comments at that. Well, walang kinakampihan si Coach Pop sa dalawang panig at mag-i-stand ito sa ethics na ipinaiira ng Spurs organization. Kaya mas minabuting tanggalin ang dalawa sa working environment para mapanatili ang reputasyon ng San Antonio Spurs. Shoutout sa iyo ka-teammate Ruel Legaspi, kay ka-teammate Remy Buendia II, at kay ka-teammate Manuel Castro. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, and see you sa next video.